Magandang araw po mga kabayan. Ang isishare ko po sa inyo ngayong araw na ito ay kung paanong magpalit ng switch ng ilaw. Dito po sa bahay na ito, dito sa kanilang CR, sabi nila itong switch na ito ay hindi gumagana minsan, tapos sa pag gumagana mayroon minsan ground. Ito po yung kanyang ilaw. Ayun. So, testingin po natin. Kung mapapansin nyo po pala, sa bandang ilalim, parang may butas siya, oh. Parang may naputol na pyesa sa loob. Baka minsan pinapasokan ng tubig to, kaya nag-ground. Delikado siya. So, subukan nga natin siyang i-on. Ayaw. Ayaw ma-on. Pero sabi nila, minsan naman daw gumagana. Siguro kailangan lang natin tingnan na. Ayun, gumagana siya. Okay, ayan po yung kanyang ilaw. So, minsan gagana, minsan hindi. Yun, ayun na naman. Delikado po ito. Baka may makuryente pa kasi sabi nila may ground din dyan. May mechanism na nasira sa loob nito. Palitan na lang po natin. Bali po, titingin tayo kung meron pa tayong lumang switch na pwedeng magamit, yun na lang siguro ang ikabit natin. Pero kung wala, bibili tayo ng bago. Mga kabayan, nakakita na po ako ng pamalit na switch dun sa nasirang switch dun sa may CR. Ito po, luma na po. Kaya lang medyo luma na pero pwedeng magamit. Actually, nakakita ko ito. Ito mga to. Ito medyo bago-bago ng konti. O kaya ito. Pwede rin to. Ito po ang brand nito, National. Kung makikita nyo, National. Isa po sa pinamatibay na klaseng switch ito. O wiring device. Matagal na po ito. Sa katunayan, ngayon po, pinalitan na ang brand nito. Panasonic na po siya. Siguro ito, before year 2000 pa sa akin ito. Mga pinagpalitan dati kasi nagpa-renovate ng bahay. Yung mga ibang switch pinalitan. Pero matibay po ito. Kaya ito na lang po siguro ang gagamitin natin ngayon. Mamimili tayo rito. Sa dalawa. May frame naman na po tayo rito. Meron na rin dito. Okay. Tapos yung takip na lang. Yung takip po, bumili na rin ako. Bumili na lang po ako ng takip. Medyo mahal lang po, pero matibay naman. Kaysa sa bibili ako ng switch na ang frame is plastic, hindi kagaya nito. Yes, ito bakal. Karamihan po kasi ngayon yung mga frame ng mga switch saka mga convenience outlet, mga wiring devices, mga plastic na lang po. So, at least ito, bumili ako nito ng isang set. Ang gagamitin ko lang yung takip. Kasi walang takip yung nakita kong switch eh. Bali frame lang ito. Ito, saka switch lang. Ngayon, itong takip niya o yung plate cover, ito ang gagamitin ngayon natin. Ito, hindi na natin kailangan. Magiging pamalit natin na lang ito later on pag may nasira. Bali, ganyan ang mangyayari dyan. Ganyan. So, ayan po, oh. Dahil bago po siya, Panasonic na ang brand ngayon. Compatible naman po siya. Kasi isang brand lang naman, isang manufacturer lang naman yan, nagpalit lang ng brand. Ayun po, oh, compatible. So, okay. Ito ang gagamitin natin, mas matibay. Ngayon po, ito, dalawang klase naman yung nakita kong National na switch. Isang screw type. Dito po, i-screw natin siya rito. Tapos ipapasok natin dito yung cab, yung wire. Tapos yung isa naman po, wala nang i-screwhan. Pag ipinasok mo po yung wire sa loob, kusang nagla-lock.
Pero base po sa experience ko, mas matibay ito. Pwede natin siyang pahigpitan. Ito po, yung ganitong klase. May wire pa siyang maliit. Ito po, yung ganitong klase na switch. Ganito, bali. Although national siya, meron pa rin naman ganitong modelo ngayon sa Panasonic. So, wala po siyang tornilyo para pahigpitan o paluwagan. Bali, pinipindot lang po dito yan. Kung makikita nyo po yung kulay puti. Saan ba yan? Dito. Ayun po, yung kulay puti doon. Pipindutin lang po yon. Tapos luluwag na po. Mahahatak nyo yung wire. Ganun din po, pag magkakabit kayo ng wire, ipapasok nyo lang po yung wire dito. Tapos medyo pipindutin nyo rin po yon. Pag binitawan nyo, mahigpit na. Para nag-lag. Susubukan ko pong tanggalin. Ito. Pindutin natin dito. Ayun. Ayun po. Pero hindi po yan ang gagamitin natin. Ito, para mas matibay. Ngayon, kung mapapansin po natin yung slot na yon, yun yung kailangan natin balatan sa wire. Balatan na wire. At yun ang ipapasok natin dito. Dahil po dito halimbawa. Ayan o. Sobra siya. Dapat mula dito hanggang doon lang yung may balat na wire. Sige po, at mamaya gagamitin na natin to. Assemble na lang po natin muna. Paano po ang pag-assemble nito? Ganito lang po siya. Ilalagay po natin dito sa bakal na frame. Ganito po. Halimbawa po, pag ganyan ang pwesto niya. So, ayan. Malawag pa po yan. Malawag. Paano po pahigpitan yan? Ganito po. Kung nakikita po natin itong dalawang slot na to, gagamitin po natin ng screwdriver. Kumbaga po, itutulak lang natin itong portion na to. Yun. Parang ganito. Ganyan. Tutulak natin siya. Medyo titwist natin screwdriver para humigpit. Para kumapit. Ganito po. Ganyan po. Pwede rin gamitin natin yung bagong frame pero sayang naman to. Pwede pa kasi siyang pwede pa siyang gamitin eh. Ganyan po. Pagkatapos, papasok natin to. Saka natin pahigpitan dito. Ayan na po. Ibay na. Ngayon, nakabit mo siya rito. Yung mga switch po ngayon, medyo hindi na gaano matibay kasi puro plastic na lang yung mga frames saka yung mga switch mechanism maninipis. Ayan po, ganyan po mangyayari. Pwede naman po linisin nyo kung makikita nyo yung itim na yon. Pagka nilinis po natin yan, tubig lang o yung mga panlinis na yung mga ginagamit sa computer, ganun panlinis. Maski ano pong klaseng panlinis, tubig, sabon, pwede rin po bago natin ikabit. Ayan po. Sige po, ikakabit na po natin. Bago po muna natin ikabit yung switch, testingin po muna natin kung gumagana. Gagamitin po natin tong tester. Ito po yung feature ko dun sa nakaraang vlog. Pwede na natin siyang gamitin pang check ng presence ng voltage at saka continuity. So, testingin na po natin. Ito, off position po muna. Ilagay natin ito sa ohms. Ayan, dito po ohm. Dito po tayo sa para po sa hindi nakapanood.
ng huling vlog ko tungkol sa tester. Ito po yung common at saka ito po yung ohmmeter function. Dito po natin ikakabit yung mga probe. Common, saka ohmmeter function. Ito pong may omega symbol. Ito po, sinusukat po kasi ng ohmmeter is resistance. Ang value nyo is ohms. Tapos, continue to then. So, ikabit na po natin. Sa mga hindi po nakapanood ng video, ito rin po. Oh, ito yung symbol ng omega o ohms kasi ang unit ng resistance. Ito po ang range niya. Meron siya rito, ito yung 200 ohms na range, 2 mega ohms. Ito naman po yung pang-continuity at saka pang-testing ng diode. So, testingin na po natin. Naka-opposition po siya. Dapat po infinity o 1 dapat ang reading dito pag tinesting. So, ngayon po 1. Pag tinesting natin siya ngayon, one. Okay, isi-switch ko po. Ayun. Nagkaroon ng continuity. So, ibig sabihin, buo. I-off ko. Okay, bumalik siya sa 1. I-on ko ulit. Okay. So, okay po. Gumagana itong switch. Buo. So, ito po. I-install na natin siya. Magpapalit na po tayo ng switch. Ngayon po, kanina po, kaninang offline, may gumamit po ng CR. Tuloy na po na si Rice switch. Ito po, pagpindot po, lumabas na po yung spring saka yung switch mechanism. Ito po, natanggal na nga po. Ayun. So, ngayon po, pinatay na po namin yung circuit breaker na nagsusupply dito sa switch na ito para siguradong walang kuryente. Gagamit na lang po tayo ng trouble light para maliwanag. Ito po yung trouble light. So, bilang po natin dito. Sasabit natin para meron tayong ilaw. Ayan. Babuklasin na po natin. Bilang natin yung cover. Tapos, gagamitin natin itong screw niya. Gagamitin din natin itong screw niya. Pero yung binili natin na frame na bago, meron din screw yun eh. Pero ito na lang gamitin natin. Sobrang haba yung screw. Ito na po yung anambre niya. Halos loose na rin pala yung isa. Halos tanggal na. Oh. Tatanggalin natin to. Yan. Ang higpit na po. Ayan na matanggal. Ayan. Malabo ka. Malabo po. Ayan. I-adjust lang yung ating probe light. Ito na po yung switch natin. Yes lang po natin yung wire.
nakaayos na maigi yung wire. Pwede na siguro to. Ngayon, check natin kung tama yung strip gauge niya. Ngayon, sakto lang. Ito naman, sakto lang rin. So, ikabit na natin. Pulawagin natin yung screw nito. Pulawagin lang po na natin para pumasok yung wire. Tapos, ayan. Ito pong isa ikabit na natin. Ayun, pumasok na po. Higpitan natin. Mahigpit niya. Ano pong isa? Ayun na po. Mahigpit na siya. So, so, tapagod po natin yung wire sa loob. Pagkatapos, screw na natin siya. Sobrang haba ng screw. Yung mga ganito po kahahabang screw, ginagamit po ito pagka malalim yung utility box. Dito naman po, kung mapapansin nyo yung utility box, ayun po yung pinaka-box niya sa loob. Utility box ang tawag. Mababaw naman po. Kayang abutin ng tornilyo. Minsan kasi po, yung mga utility box sobrang lalim. Pagka final finish na po yung wall at napasobrang lalim yung box, kailangan mahaba yung tornilyo para maabot. So, dun po gumagamit ng mahabang tornilyo. Pero okay lang po. Matagal na po akong hindi humahawak ng plies, mga screwdriver, kaya naninibago. Teka, para pong may nakalimutan tayo, buti na alala natin. Okay lang po, at least alam natin. Para pong nangyari sa inyo, ay alam nyo na ang gagawin. Sige lang po, yung plastic frame, nakalimutan po natin ikabit. Po alam natin. Ito po ang problema kapag matagal nang hindi gumagawa ng ganito. Ito po yung kanyang frame. Ayun.
Ganyan po mangyayari. So, bituin natin siya. Lapit na tayo matapos. Pagka na humigpit po yung tornilyo, kakabit lang natin yung takip. Okay na. Yan. Pwesto na natin. Pwesto natin ang tama. Yun. Okay na po. Itibay na. Checkin nyo na lang yung alignment kung pantay. So, pantay naman po. Tapos, kakabit na itong kabit natin itong cover na binili natin. Ayun. So, okay na. Pipinturahan na lang yung gilid. So, saglit lang po. I-on ko lang po yung circuit breaker. Tapos, titignan natin kung gagana yung ilaw. Inon ko na po yung ilaw. Si-switch po natin. Kung gagana. Ayun, gumana na po. So, ayan po yung ilaw ngayon. Testing nuli natin para sigurado. Ayan, wala nang problema. So, sa mga nanood po ng video, sana may natutunan tayo maski kapunti. Salamat po sa panonood.